dito guys sa Ilin, napakasimple ng buhay dahil halos lahat ng mga tao dito magkakakilala. So malalaman mo dito kung sino tayo. Katulad ako, dayo ako dito dahil din na nila ako kilala sa paglalakad-lakad ko dito. Sobrang ano, grabe improvement for house. So, ilang taon na din kasi ako hindi nakaka-uwi. Napaka-fortunate na masasabi ko yung mga baong henerasyon ngayon kumpara dun sa nung araw kami. Nandito po ako ngayon sa Barangay Hall ng Isla ng Ilin proper na kung saan na sakto naka-duty yung isa sa the best na barangay kagawad dito sa Isla ng Ilin proper, si Kuya Mayong Sukitran. Ayan. So gusto ko lang sana tanongin siya dahil sa pag-iikot ko dito sa Isla ng Ilin, sobrang dami ng improvement. And ngayon, ito nga yung sa likuran namin, ito yung lumang Barangay Hall. Sa harapan ng stadium, ito na yung bago. So kagawad, mga kailan po kaya matatapos tong bagong Barangay Hall na to? Baka itong next year na to, na kaya pagkatapos ng eleksyon, kasi binadita na ito ng 1.5 million eh, para sa pintura, saka tiles, saka materials na iba. Eh, pinasa ko na ng resolusyon kay Mayor para matugunan yung kakulangan niya. Oh, yan guys. So, malapit na. Sobrang convenient na sa mga taga-isla ng Ilin pag pumunta sila sa Barangay Hall. And ito po yung nasasakupan actually ng ano, no, Barangay Hall, itong area na to. Meron po bang programa yung barangay na magkaroon ng mga palaruan para sa mga bata? Mayroon yan. May mga programa barangay na palaruan. Kaya ng mga sisu-sisu dyan. Mga park para sa mga matatanda, sa mga senior citizen. Mga senior citizen, meron yan. Sinusulong pa ngayon sa kware dahil sa kakulangan ng pundo. Ayan guys, so expect nyo pag darating yung mga tao, siyempre hindi naman ganun kabilis para magkaroon ng budget ang isla. So siguro mga after 2 to 3 years, marami na improvement lalo dito sa Isla ng Ilin. Oo, marami. And dun sa mga gustong pumunta sa Isla ng Ilin? Oo, ginagratya ng barangay dahil may mga barangay opisyal. Tanod, pagkapag may mga bisita, ina-assist naman sila. Yun. So yan, kung pupunta kayo dito ha, sa mga dayo, gustong bumisita sa Ilin, hanapin nyo lang po si Kagawad Sukitran. Ito yata, I'm not sure kung anong building to. But this one is parang Barangay Health Center. City yung ano, Barangay Health Center dito sa Isla ng Ilin, Ilin proper. Yan. And open sila ng, open ba kayo ng ano? Anong oras nag-i-start to nag-open? 24 8. Hours? Opo. Ito pa, face mask. So, no face mask, no facial, no entry. So, meron ding ano dito, naka-duty ganun? Opo, araw-araw. Ano yan, reliable lang? Schedule talaga ito. Schedule. May ano, ano yan? Nurse, doctor, midwife. Midwife na naka-assign sa Ilin. Pagka may vaccine po, yung may doctor, may nurse, at saka maraming midwife. Ganda. So yan, pag pumasya ka dito sa Ilin proper, hindi ka na mag-worry dahil yung mga first aid, meron tayong Barangay Health Center. 24 hours naman siyang bukas. So siguro yung mga immediate na kung magkas masugatan ka or kung ano man yung pwedeng maibigay na lunas kagad doon sa mga first aid, like siguro nga nabalian, siguro meron din ganun. Diba? Pero yung ano, pag about sa heart, eh wala siguro silang panggamot doon. Charot. Child Development Center. Kami po ay nagpapasalamat kay Nunong Palaboy sa kanilang kalungkot sa aming Baker Street. Salamat po, Nunong Palaboy.